Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po nasa maganda po kayong kalagayan at sa mabuting sitwasyon. Ngayon, welcome po kayo sa aking channel. Please like and subscribe and share na rin po para happy together. So ngayong hapon ay gagawa po tayo ng apple cake para pang snack na rin at pang kape sa ating malamig na panahon. Tara, samahan niyo ako sa aking kusina. At ito po yung ating ingredients. Meron tayong flour. Ang ginagamit ko po ay almond flour. Pwede rin po kayo gumamit ng kahit anong klaseng flour. At meron tayo dito 1/4 na sugar. Yung sugar ko kasi guys, iba yung ginagamit ko po dito. Kaya 1/4 lang po siya, 1/4 cup lang po. Kasi ito yung ginagamit ko po. Instead of regular sugar, ito po yung ginagamit ko. Ayan. At meron tayong 2 kutsarita ng baking powder. Meron tayong 1 kutsarita ng vanilla flavor. Meron tayong pinch of salt. At meron tayong cinnamon powder para sa aroma ng ating apple cake. Kunin pala tayong guys na coconut oil. Yung gamit ko po ay coconut oil, pero kahit anong oil pwede pong gamitin. Meron pa akong 2 kutsara na oil. Dahil mag-bake po tayo guys, kailangan po natin painitin po muna yung ating oven. Ilagay po natin sa sabutom heat. Tapos ilalagay po natin siya ng 180 degree. Tapos lagyan po natin ng time ng 10 minutes. 10 minutes lang po guys para uminit po yung ating oven. Kahit anong laki uliit ng oven nyo, 10 minutes din yun guys. Tapos isi-start na po natin. Ayan, nagsimula na po siya ng 9 minutes and 54 seconds. Ayan. At habang nag-iinit po tayo ng ating oven, ilalagay na po natin muna ang ating dry ingredients. Una, lagyan po natin yung flour. Ilagay po natin yung sugar. Lalagay po natin ating baking powder. Ilagay po natin ang ating salt. Yung salt guys, kasi napapapreserve yan ng ating niluto na hindi mapapanis. At meron tayong cinnamon powder para maging aroma ang ating cake. At haluin na po natin. At pagkatapos mo nating haluin to guys, i-keep aside po natin muna ito. At sunod naman po, imimix na po natin ang ating wet ingredients. Lalagay na po natin ating vanilla flavor. Lagay na po natin ang ating oil guys. At ngayon ilalagay na po natin ang ating dry ingredients sa ating wet ingredients. Dahan-dahan lang po guys. Huwag po yung biglain. Second batch. Ayun pang third. Dahil apple cake ang ating gagawin, so balatan po natin yung apple. Ayan na, nabalatan na po natin ang ating mansana.
siyempre tanggalin po natin yung buto. Kasi baka pag kumagat tayo dito, masira yung ngipin natin. Hiwain natin po ng sobrang nipis. Ayan na guys, nahiwa na po natin ng nipis. Ayan. Keep aside po natin. At dahil lang gagamitin ko po ay glass container na baking safe, oven safe din siya. So, lagyan po muna natin ng oil o kahit anong mantika. Tapos, spread out na po natin siya. Simulan natin. Maglalagay po tayo ng lansana sa ilalim. Ng ating, lagay po tayo ng isang layer ng ating cake. Maglalagay ko tayo ulit ng one layer ng mansanas. And then, takpan na po natin ng last part ng ating cake. Dito ay lagyan po natin ng mansanas sa taas para talagang apple cake. Ito po yung ating apple cake. Hindi pa po siya nabibake. Ngayon, ilalagay na po natin sa ating oven. Ayan na guys, nilagay na po natin sa ating oven ang ating apple cake. At isiset po natin sa 185. Ng 30 minutes. Ayan. Hello guys, ito na po yung ating apple cake. So ngayon tutusukin po natin sa gitna kung basa pa po sa loob o hindi. Ayan. Kung wala na po, nadadala po sa chopstick o toothpick niyo po, ibig sabihin po yun ay luto na po. Ayan. Luto na po siya oh. Kasi wala na pong flour na sumasama sa chopstick. Ayan. So ngayon guys, maghihiwa po tayo dahil bibigyan po natin ang aking amo. Ayan guys, so diba sarap guys. So, wow, sarap. Ito na guys, oh. Ayan. Oh, wow, nalaglag. Titikman na po natin ngayon guys. Hindi po siya masyadong matamis. Nagdagdag po ng matamis yung mansanas. Sarap sa kape guys, lalo na pag maulan. Hello guys, thank you for watching. See you for my next vlog sa aking kusina. Maraming salamat po. God bless you all.